Sa pagharap kanina sa Muntinlupa Regional Trial Court, ayon sa kanyang abogado na si Heidi Soriano, anya iginiit ni Diane na imposibleng may dinala si Ragos na 10 milyong piso sa bahay ni De Lima noong 2012 dahil mahigpit ang seguridad sa subdivision ni De Lima sa Paranaque. Wala rin umano siya sa bahay ni De Lima tuwing weekend kung kailan umano nangyari ang paghatid ng pera. Binawi po ni Ragos kamakailan ang kanyang naunang testimonya na nag-deliver siya kina De Lima at Diane ng 10 milyong piso na umano'y galing sa drug trade sa Bilibid. Sabi po ni Ragos, pinilit lamang siya ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre na tumestigo laban kay De Lima. Binawi rin ni Diane ang naunang testimonya sa House of Representatives noong 2016 na tumanggap siya ng drug money mula sa umaming drug lord na si Kerwin Espinosa. Sabi po ni Diane, pinilit lamang siya ng pumanaw na dating House Speaker Justice Committee Chair Representative Ray Umali na dugtungan ang sinabi ni Espinosa na nagbigay siya ng pera kay Diane kahit hindi naman niya kilala si Espinosa. Nagpasalamat naman si De Lima sa testimonya ni Diane na anya'y patunay na wala siyang kinalaman sa operasyon ng droga sa Bilibid. Salamat sa dasal. Magdasal tayo lagi para sa ating bayan. Nagko-coincide actually siya doon sa recantation dahil inamin nga naman ni Mr. Ragos na he was actually forced by some authorities para mag-execute ng ganong salaysay din.